Ibinalita ni dating Governor Aurelio Oy Umali sa isinagawang media forum ng Nueva Ecija Press Club Incorporated na kasalukuyan ang pinaplano ni Governor Cherry Umali na bumuo ng Provincial Food Council sa lalawigan bilang hakbang sa problema ngayon ng mga magsasaka na mababa ang presyo ng palay dahilan sa ipinasang rice tariffication law. So, but the intention is the creation of the Provincial Food Council to be headed, of course, by the provincial government. The DVP will be the financial arm in support of the program and the policies that will be created. The intention is to help the NFA in buying palais of Nuevo Ecijano. Layunin umano nito na matulungan ng NFA sa pamimili ng palay at matulungan ang mga magsasaka na planong mabili ang kanilang mga palay mula sa 18 piso hanggang 20 piso bawat kilo. Ang bibiling palay ay gagawing bigas at ibebenta sa pamamagitan ng rolling store na maaaring gawin sa bawat bayan sa buong lalawigan. Ang naturang food council ay pangungunahan ng provincial government katuwang ang iba pang mga sektor, irrigators, magsasaka, rice miller, miyembro ng simbahan at DBP bilang financial institutions na susuporta sa naturang programa. Yung kampalay ngayon ay nabili yata ng 14, 15 and there are also news na nabibili ng 13. Hindi po susurvive yung ating magsasaka. So, doon sa planning na nakita ko na pinag-uusapan nila, titirilay kung kayang bilhin ng 18 or 20. And perhaps, how do you sustain the program? Ibebenta po in the rolling stores doon sa ating mga LGUs so that the LGUs can also participate because this is also a problem po ng ating mga mayors. Paliwanag naman ni Attorney Umali na nasa election period na ngayon at kung sakaling aaprobahan ito ng sangguniang panlalawigan ay isusumiti pa umano ito sa COMELEC at kailangan ng basbas ng naturang ahensya para maipatupad ang nasabing programa. Pero ito po, kasi nasa election period tayo, approval ng sangguniang panlalawigan, approval ng authorities, tapos sasabi pa sa COMELEC eh. You cannot just implement the program without COMELEC's blessing. Kasi lando tayo sa election na period. Dagdag pa ni Umali na hindi man agad maresolba ng buo ang problema sa magsasaka sa buong bansa, ginagawa naman umano nila ng paraan upang maibsan ang mga suliranin ng mga magsasaka sa lalawigan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Bagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.